Ganito yung tinatawag na lock, yung binababa, inaangat yung barko. Yung tubig na hindi pantay, yung sa kabilang side mababa, sa kabilang side mataas. Pag pumasok yan sila, lumalabas na yan yung barko na yan, galing yan sa baba, galing yan sila sa Antwerp, Belgium. Yung kami papasok pa lang, tingnan mo, bumababa at palabas na yan sila. Yun yung iba, lumalabas na rin yung iba. Marami yan sila sa loob. Sabayan, magtatali kayo dyan pagpasok nyo sa loob. This is Krikrak Slaus. Between Belgium and the Netherlands, this is in the border. Ito, maraming electric van, malaki dito. No. Meron pa sa kabila. Ito tanker ship yan. Yung isa cargo yan. Yun yung mga Benin barge ship. Yan mga seaship, Benin barge ship yan. Sa ilog yan papunta, ayan ang kabundukan. Yan yung akyat papuntang Switzerland, Germany, France. Doon papuntang ano, mga Donau, Black Sea. Darating yan sila doon. Tingnan mo, nakapasok na kami. Yung taktip ng ano, hydraulic din yan, nangat. Lawak ito, mahaba. Kabilaan yan, may lock din sa kabila. Mga tatlo yata ito. Tatlong ganito, yung parang kahon na malalaki. Hanggang dun sa dulo kung pwede. Kami ngayon, kami yung nauna, punta kami dun banda sa dulo para makapasok din yung iba dun sa likod. Ganito yun, pag didikit na, magtatali ka dyan sa mga bullard na yan. Yan o, hanggang sa makarating ka dun sa tuktok. Tapos yung nakikita nyong kulay green, yung parang ano, lumot sa atin kung tatawagin. Hanggang dyan yung tubig na ilalagay nila para maging balance ka doon sa tubig sa labas. Ano, nakikita niya yung pintuan doon sa likod. Pag binababa yon, pwede nalagyan nila ng tubig yon. Maraming mga barko na nakatali ko sa likod namin. Aabot yan ng 50 minutes.
kilometers.